Isang gabi sa lumang bahay, sa isang malayo at madilim na kagubatan, matatagpuan ang isang lumang bahay na natatakpan na ng mga halaman at mga pagkakausbungan. Ayon sa mga kwentong bayan, ang bahay na ito ay may mga misteryosong tagong kwarto at hindi malilimutang kaganapan. Isang gabi, naglakbay ang isang grupo ng mga magkaibigan papunta sa lumang bahay. Matagal na nilang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan na nagaganap doon, kaya't naisipan nilang subukan itong silipin ng personal. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, pinilit nilang pasukin ang bahay na tila ba tawagin sila. Dahil sa mga punot kagubatan, ang kabilang dulo ng bahay ay halos hindi na makikita sa kadiliman ng gabi. May mga tuyong dahon na nagkakalat sa sahig, na nagbibigay pa ng mas nakakatakot na atmosfera. Habang naglalakad ang grupo patungo sa bahay, narinig nila ang malalakas na ungol ng hangin na tila bang may tao na humihiyaw sa malayo. Sa loob ng bahay, kanilang nadama ang malamig na simoy ng hangin at ang pangangamoy ng alimuong. Isang mahinang ingay mula sa itaas ang kanilang narinig, tila bang may naglalakad sa hagdan. Walang ano-ano, naramdaman nila ang biglaang lamig na bumalot sa kanilang mga katawan. Napakalalim ng dilim at tila ba pati ang oras ay naglalakbay ng may kakaibang mabagal na galaw. Napalakas ang kanilang tibok ng puso nang biglang maramdaman ang malamig na hininga sa kanilang leeg. Nang biglang lingunin ang isa sa kanila. Doon nila nakita ang isang babae sa kisame na may malamig na mga mata, maputing damit. Sa sobrang takot, nagkagulo ang grupo at nagsisiksikan sa pintuan. Habang sila'y tumatakbong palayo, naramdaman nila ang nag-aalab na kisama ng babae sa likuran nila, anino na sa kanilang mga talampakan. Hindi na nila inabot ang kagimbal-gimbal na katotohanan tungkol sa babae sa kisami. Subalit mula noon, ang lumang bahay ay naging tanyag sa buong bayan bilang isang lugar ng kadiliman at kababalaghan, isang tahanan para sa mga kaluluwang hindi matigil ang paglalakbay.